Okay mga boss, welcome back at nandito tayo ngayon sa YouTube natin na Basic Bob Reacts at maraming salamat sa laging nakasuporta dito sa ating YouTube channel at shout out sa inyong lahat mga boss. At may gagawan lang tayo ng video. Kumbaga answering questions. Lahat ng mga tanong niyo doon sa main channel, sasagutin natin mga boss at bibigyan natin ng kalinawan o dagdag explanation kasi mahirap naman sa comment section lang na magpaliwanag minsan, baka hindi magets o hindi agad makuha yung o baka hindi ko rin talaga nagets din yung tanong. So dito gagawa natin ng paliwanag mga boss. Simula na tayo. Sabay na rin yung shoutout, yung mga nagpapa-shoutout doon sa sana ba to. So ito yung una si Good Vibes. Shoutout daw. So lipat na natin 'yan. Yan, shoutout din kay Richard Azor. Yan. Sabi niya dami kong natutunan sa mga vlog niyo. Salamat, boss. Si GFA Lop, shoutout sa iyo from Taytay siguro. Shoutout sa iyo. Pinagpilian ko na yan noon Harman at noon. Shoutout daw si si ABA ito. Shoutout sa iyo kuya. Si kuya Jeffrey Agoncillo yung nagpagawa sa atin ng power amp. Maraming salamat sa tiwala at shoutout din sa iyo kuya. Si Gerald Kabakungan lagi nagpapa-shoutout. Shoutout sa iyo. Ito, may tanong. Boss, sana mapansin mo ako. Anong magandang Twitter para sa pang-entertainment o pang-singers? So, baka pang-singer o entertainer o yung mga pang-banda-banda siguro. Siguro, ang ma-advise ko dyan, boss, ay hindi definitely eksakto. Pero unang-una dyan, ang isaalang-alang natin ay yung location. Nasa indoor ka o outdoor yung setup mo? So kailangan malaman muna 'yon para mas makasuggest tayo ng tamang Twitter. Siguro pag mga indoor setup ka, kahit mga metal dome o yung cone type na Twitter, lalo na sa video okay, maganda na rin 'yon. Pero sa outdoor naman maganda yung mga horn kasi malayo yung tapon. Pagdating kasi dito sa Twitter, ang dami, iba-ibang klase ng Twitter, iba-iba din yung frequency response, iba-iba din yung tunog. At ang pinaka number one na role dyan ay depende sa panlasa nyo. Kasi yung mga nagsasounds o mga nagbibideo okay, iba-iba din kasi yung trip nila sa music. Mayroong gustong ma-Twitter na mahina yung bass, gusto naman yung iba mas malakas yung bass sa Twitter. So depende yan boss. Ito si Shane Michael Obena, isa ding technician, nagpapa shoutout. Ayan, ayusin natin. Shoutout sa iyo Shane Michael Obena. Ito sabi niya, idol, ano kaya sira pag nawawala-wala ang sounds ng mic? Pinalitan ko na ng volume adjuster sa echo, bakit nawawala-wala pa rin? So maraming kadahilanan dyan boss kung bakit nawawala-wala ang sira ng sounds ng mic. Unang-una baka yung mic nyo mismo may sira. Tapos yung mismong saksakan ng mic, baka sira din yun. So naglulos yun. Ang maganda dyan boss, kaysa i-DIY mo, ipagkawa mo na lang muna sa technician para ma-identify niya yung kung saan ang sira. Kasi kung ikaw, ang gagawin mo dyan, magta-trial and error ka, marami-rami ka munang mapapalitan. Kasi hindi naman kita mabibigyan dyan ng eksakto kung saan ang sira kasi case to case basis yan, depende yan sa sitwasyon. Mayroon mga nawawala yung microphone, kung sa microphone section talagang sira,
pwedeng sa volume, kadalasan ganun. Pero pag ano, pag hindi naman ganun ang problema, katulad ng sinasabi mo na palitan mo na ng mga potentiometer ang tawag doon, ay ganun pa rin. Ibig sabihin, iba ang sira niya. Either ano, mag-voltage check ka, mag-audio trace ka, o ano. So, isa-isa niyan, step by step. So, sa mga ganitong tanong, hindi kita may masasagot na sakto kasi case-to-case basis yan. Pag hindi mo pa talaga kabisado, pwede mong i-DIY, nasa iyo yan, pero medyo matatagalan siguro kung kulang pa yung experience mo. Pero kung gusto mo na magawa, masuggest ko sa iyo, paggawa mo na lang muna sa mga legit na technician para magawa agad. So yun lang, sunod naman, shout out kay Jeremiah Puentes. Ito, may nagtanong, Master Bob, tanong ko lang kung ang amplifier walang output transistor. Ang halimbawa, ito, sabi niya, halimbawa kung kaliwa o kanan. So, ang ibig niya sabihin siguro dito, paano kung walang output transistor yung isang side, baka yung left or right channel, gagana ba? So, possible na gagana yan, boss. Possible na gagana yung isang channel, pero depende. Depende yan. Kung walang DC out yung walang output transistor na side, magki-click yung relay, tutunog yung isang channel. Kahit walang output din yung kabilang channel, tutunog pa rin pero distorted ang tunog. Pero kung iba ang trouble ng kabilang channel, kasi kuha tayo ng ano dito. Kuha tayo ng board. So kunyari ito, may luma tayong board ng ano ng amplifier. So halimbawa, walang output yung isang channel. So ito yung isang channel, ito naman yung isa. So kung wala lang output pero good condition naman o walang ibang sira, mag-switch pa rin tong relay. So possible na tumunog pa yung kabilang side na good. Pero kung wala nga siyang output tapos may DC out siya, hindi to gagana ang relay. So possible na hindi rin gagana yung amplifier mo. Medyo tricky yung tanong mo. Pero sa mga power amp kasi, bawat channel may individual sila na ano, na protection. Kahit sira yung isang channel, gagana pa talaga ang isang channel. Pero dito sa mga integrated amp, kailangan mo talagang ano, ma-sure na walang DC out yung isang channel na walang output para mag-switch tong relay. Pero kung sa tinatanong mo naman, nagsiswitch yung relay, tapos good yung isang channel, gagana pa. Gagana. Tutunog yung amplifier mo. So, tuloy tayo sa mga tanong. So ang tanong niya, idol, pwede ba palitan ang B817 ng 1943? Same sila NPN, sana mapansin mo ako. Walang pamalit. So yan, pwede yan mga boss. Basta pareho sila NPN or PNP, itong B817 at saka 1943 ay tama siya. Ay hindi sila NPN boss. Same sila PNP. So ang NPN ay yung kapares ng ano nito ng B817 at saka 1943. Halimbawa, ang mga NPN ay yung nagsisimula sa letter C at saka letter D. Yung mga PNP naman ay yung letter A at saka B. Yun ang PNP. So ito, hindi sila same sila pero hindi sila PNP. NPN po sila, correction ta. Ayun. Sunod naman, ito. Kay Adios, ano ba tong tanong niya? So, ito yung tanong niya kasi nung una, boss sa akin buo yung left and right speaker. Pero kung sa likod left lang gumagana. Yung right ayaw kasi tinisting ko yung left right speaker. Sa likod, sa left, gumagana. So, ang ibig niya sabihin, yung mismong speaker niya na dalawa, tinisting niya sa isang channel na gumagana, isa-isa, gumagana. So, sa madaling sabi, ang problema niya ay yung mismong amplifier section niya ang problema. So, ano ba dito, ano? Ano bang ni-reply ko dito? Opo, boss, saan kaya ako mag-focus doon sa loob pag binuksan ko? So, ang comment ko dito, baka pa ganito mga comment
may mga nagtatampo pa ganito eh, parang suplado ang tanong. Una dyan, tanungin ko muna kayo kung kayo ba gagawa o tikba kayo. So, dyan naman sa mga tanong ko na ganyan, kaya ako tinatanong kasi iniiwas ko kayo na posibleng lumala ang sira ng amplifier nyo, mga boss. Kasi yung pagiging electronics technician o pagiging technician, hindi po yan nagagawa ng overnight. So, kailangan mag-aral kayo back to basics para matuto. So, dito kasi, ang parang ang gusto mangyari, DIY. Ako, nagbase lang ako sa impression. Sa tingin ko, hindi naman sa, ano, hindi naman sa nang mamalit o nang mamata o ano. So, base lang ako dito sa comment niya. Yung comment niya kasi, opo po, saan kaya ako mag-focus doon sa loob pag binuksan ko? So, yung mga ganito kasing tanong, kadalasan tanong to ng mga nagsisimula pa lang o wala pang alam sa electronics. So, napakadelikado. Napakadelikado kung papayagan natin na magkalikot na wala pa siyang alam. Ibig sabihin, hindi niya pa alam yung section by section ng amplifier at wala rin siyang idea sa troubleshooting. So kung binigyan natin to ng idea na magkakalikot na lang basta, hindi ko sinasabi kung technician siya o hindi. Hindi ko alam. Pero nagbabase lang ako, mga boss, sa base sa reply niya kasi, opo boss, saan kaya ako mag-focus doon sa loob pag binuksan ko? So hindi pa niya nabubuksan. Bubuksan niya pa lang. Pero wala pa siyang ideya kung saan siya magsisimula. Tama naman yun kasi unang-una, yung ganitong trouble talaga, hindi mo naman masasabi kung saan ang section ka magsisimula. Maaring sa input selector, sa tone control, sa volume, sa mga selector switch, o sa main amplifier section. So wala tayong eksaktong kasagutan dyan kasi case to case basis pa rin. Pero kung technician ka at may alam ka na, alam mo na kung saan ka magsisimula, alam mo na kung paano yung step by step na troubleshooting. So dito mahirap kasi magturo, mga boss, baka lalong mapalala yung unit, lalo na kung yung mga sira naman na ganito ay napaka general. So wala siyang eksakto na pagsira lang yung isang lip channel ay may papalitan ka lang pyesa, bubunong, sasabihin mo lang, o tanggalin mo si resistor na ganito, palitan mo, yan lang yun, gagana na. Eh, hindi naman ganun, mga boss, ang nangyari. So, kailangan mo pa rin talaga i-troubleshoot yung amplifier para malaman mo kung saan ang sira. Kasi palagi ko nga pinapaliwanag yan sa mga ganitong general question, hindi laging same ng sira yung isang amplifier. Katulad nito, gagawa tayo ng sample. Dalawang concert, 502B saka 502B. Palagay na natin parehas ang sira niyan, parehas sira yung isang lip channel. So, usually, aasa ka kasi same ang sira. Baka same lang din, nagpalit ka ng volume kunyari dito sa isa. Baka isipin mo, ganun din sa kabila, baka palit volume lang din. Eh. Sa tagal-tagal ko naman gumagawa na ng amplifier, madalang yung scenario na ganun, mga boss. So dito sa kanya, kaya ako siya tinanong na tanungin ko muna kayo kung technician kayo o hindi, kung kayo bang gagawa. Kasi may idea din ako kung hanggang saan yung alam mo. Kasi mamaya, sabihin kita, sige, mag-voltage checking ka dito. Hahaba na naman yung combo. Boss, paano yung pag-voltage checking? Oh, di ba? Hahaba na yung ano, combo natin. Boss, saan isisit ng tester? Eh kung wala pang tester, paano gumamit ng tester? 'Di ba? O sayo ko mag-audio trace ka. Boss, paano gumawa ng audio tracer? Paano ginagamit yung audio tracer? So mahaba. Mahaba yung proseso. Hindi po ganoon ka simple kahit sabihin natin na parang madali lang makita sa video na madali lang nagawa yung isang amplifier ay magagawa na ng lahat. So katulad ko, kung gumawa ako ng vlog, halimbawa sa amplifier, gumawa ako ng vlog na mga total na video na total minutes ng video natin ay mga 24 minutes. So hindi ibig sabihin na sa loob ng 24 minutes natapos ko 'yan. Technician na ako, ha. So siguro naman pwede kong i-claim ang sarili kong technician ako. So
minsan ang isang amplifier sa akin umaabot ng hanggang 3 araw, lalo yung mga concert, pinakamabilis na yun, lalo na kung huhugasan ko pa, mga boss. So napakahirap din magpaliwanag ng amplifier kung yung ipapaliwanagan mo din ay hindi pa sapat yung knowledge para doon sa information na ibibigay mo. Hindi rin niya mapipick up agad yon. So i-assist mo pa siya ng ano, kaya ang magaganda ko ditong ano, advice sa'yo kuya, hindi ko alam ha kung technician ka o hindi, pero base lang sa comment mo, sa tansya ko, hindi ka pa technician o magdi-DIY ka. Siguro mag-gather ka muna ng napakaraming information o idea, panoorin mo yung ibang video. Kung nagmamadali ka naman, ang advice ko dyan, para sure ball na magawa, ipagawa mo muna sa legit na technician. Kasi kung i-DIY mo, delikado. Pwedeng masira mo yung unit o kung medyo magaling ka naman talaga, matatagalan ka pa rin. So, yun ang advice ko dito. Ito. May tanong siya. Alin ang mas maganda, sir? 735 US or 735 UB? Ano bang sagot ko dito? Sabi ko, sa power, same sila. So, wala akong quit. Nagkulang na naman. Sa features lang nagkaiba. So, tama yun. Yung mismong amplifier section niya, same lang. Pati yung tone control, yung mic, yung DSP niya, same lang. So, ano bang kinaibahan lang nila? Yung 735 US ay USB pa lang. Wala pa siyang Bluetooth. Yung UB, may USB na, may Bluetooth na. So, lamang lang ng konti. Sa features lang ang 735 UB. Pero sa power, parehas lang sila mga boss. Lately, nakagawa ako ng 735 UB ata yun. So, ayan pa. Shoutout daw kay Andy Claveria. Shoutout sa iyo. Boss, may negative positive ba ang resistor? Wala po. Kung ang tanong nyo ay polarity, wala pong polarity ang resistor. Bakit ko pala binablog pa tong mga tanong na sinasagot ko naman? Para just in case, balang araw mga boss, may tanong kayo na same nito, ituturo ko na lang sa inyo yung video na to para panoorin nyo lang at may kasama pang kaunting explanation. So first, ayan. So ano, ito, tanong niya. Paano ba mag-bypass ng X-Bus? Tika lang, X-Bus ba o East-Bus? Nakalim, hindi ko ganun to napansin ha. So, ano ba boss yung X-Bus? So, alam ko, ito i-assume ko na lang ha. Hindi ko alam na ano. Meron tayo ditong board ng 502. Ang alam ko, ito East-Bus. East-Bus to, lagay natin yung cellphone dyan. So, ito ay isang switch ng East-Bus o Super-Bus sa ano, concert 502. Kung bypass ang sinasabi mo, hindi ko alam kung paano yun. Kung ipipix na naka-on, pwede. Kung halimbawa sira tong switch, ayaw mo nang palitan, gusto mo naka-on lang lagi yung East-Bus, pwede naman. So, ang gagawin mo, ihinang mo lang to, i-short mo lang to, tapos ito, short mo lang, yan. Hinang mo lang ng ganyan. So, automatic naka-on na lagi yung East-Bus niyan kahit galawin mo. Kung bypass naman siguro, tika lang, kung bypass kasi, kailangan mo pang ikat dito yung input niya. Ayan yung input niya, yan. Yan yung apat na yan. So, ibabypass mo. Yung galing sa volume kasi yan, ayan o. Ang gulo, ang gulo. Ayan. So, tatanggalin mo yung input ng ano. O kaya, kung ayaw mong gumagana yung East-Bus, tanggalin mo na lang itong IC na to. Disable mo lang itong IC na to. Kasi itong IC na to ay para sa East-Bus. Kung titingnan mo yung linya ng East-Bus, ayan. Papunta yan dito, ayan. Papunta dito, ayan. Ayan. So, mahaba na video natin ngayon, mga boss, ha. Meron pa ba? Ito. Sana masagot mo, bakit lumalakas po ang blower ni LX20? Kapag mainit na. So, ganito yan mga boss. Si LX20 at saka si Sakura na din siguro. Wala ako ditong ano, wala akong pang suporta na ano, na video material para may paliwanag sa ano, o kaya diagram man lamang. Pero ang pinaka basic dyan na sagot, o pinaka madaling sabi, ang supply ng ano, ng pan
o blower sa LX20 ay temperature dependent. So, paanong temperature dependent siya? So, may pyesa siya doon sa, ano, mapapansin nyo yan sa, pag may repair tayong LX20, ipapalop natin to. May pyesa, nabubulol ako. Mayroong pyesa doon sa may heatsink na thermal switch o thermistor na nagbabago yung resistance pag ano, nagbabago yung thermal switch kasi pag uminit na halimbawa 190 o 60 degrees, magsi-switch lang siya. Pero yung thermistor, kung tama yung pagkaalala ko, nagbabago yung resistance niya pag umiinit ng umiit, pag tumataas yung temperature. So, nadidetect niya, pag tataas ang temperature, madidetect ng sinasabi kong thermistor, o tama ba? Sa mga expert dyan, pasagot na lang ha. Madidetect niya yon, magsisense siya ngayon ng signal doon sa transistor na nagda-drive para sa fan, para taasan yung supply papunta sa blower para lumakas yung hangin. So, yun lang ang simple dyan. Pero balang araw, ipapaliwanag ko yan ng kumpletong detalye. Medyo nabulaga lang tayo dito at ginawan ko na lang din. Para pag may nagtanong din uli. Yan. So, hanggang dito na lang mga boss yung vlog natin. Maraming salamat pala sa mga, ano, sa mga nanood. At God bless po sa ating lahat.